nawawala. Sino ba mga taong nawawala? Yung mga taong naliligaw ng landas, di ba? Alam nyo, hindi naman madaling tuklasin ng langit eh. Nung minsan ako'y nagpunta dyan sa San Miguel, Bulacan, at ako'y naanyayahan magbigay ng talk sa mga parishioners. Naligaw ako, hindi ko alam yung simbahan. Kanya nagtanong ako sa isang gasoline boy. Sabi ko, boy, saan ba rito ang daan papunta dun sa simbahan ng San Miguel? Ba, yung bata, no? Tinignan akong ganyan, sabi sa akin. Bakit o, anong gagawin nyo ron? Mukhang ano tong batang ito, ano ha? Mukhang mahilig magtanong, ano ha? Eh, inano ko naman, pinatos ko. Sabi ko, alam mo, okay, pare eh. Ah, father, ganyan. At ako'y magsasalita sa kanila doon sa mga parishioner doon. Ah, eh, ano naman nasasabihin nyo? Pakilamero talaga tong batang ito. Sabi ko, bueno, ituturo ko sa kanila ang daan patungo sa langit. Sabi ng bata, mahihirapan kayo, father. Sabi ko, bakit? Paano nyo tuturo yung daan sa langit eh? Yung daan papunta simbahan, hindi nyo alam, no ha? Ah, naman, tama naman yung bata, ano ha? Hindi lahat nakakaalam ng daan, mga kapatid. Subalit yung nakakaalam ng daan, yun ang malungkot. Minsan, naliligaw pa ng daan. Yun ang mga taong nawawala. Hinahanap ni Lord yun. Pag nakita ni Lord John, mapapawi ang kanyang uhaw. So bukod sa mga nawawala, meron pang nagwawala. Ba naman yung nagwawala? O maraming ganyan. Maayos ang buhay, okay ang buhay, maganda ang kanilang pinag-aralan, pero mapapansin mo, nagwawala. Sa iba't ibang dahilan, kesyo magulang daw ganyan. Marami mga bata, nagwawala. Diba? Maraming ganyan. Hinahanap din ni Jesus yan, yung mga nagwawala. Ha, mga kapatid? So, dalawa na yun, ha? Nawawala at nagwawala. Tumingin kayo sa paligid, meron pang isang klase ng wala. Yung mga walang wala. No? Ang daming mahirap sa ating bayan. Dito sa Pilipinas, dalawa klase ng mahirap. Yung totoong mahirap at saka yung mahirap kausapin. Alam niyo mga kapatid, maraming mahirap. Yung talagang mahirap na hindi kumakain. No? Sabi ng gobyerno, ha? Konti na lang daw ang nagugutom. Sabi ng ganun, ha? O, bakit? Kasi namatay na yung mga nagugutom na iba, eh. No, ha? Kaya konti na lang, eh. Namatay na sa gutom, eh. Uy, pero marami pa nagugutom. Ito ang mga taong walang-wala, no? Wala sa material na bagay, wala sa ganda ng lipunan, ha, wala sa edukasyon, wala sa kalusugan, walang wala sa lahat ng bagay. Pero pag mayaman ka, at kayo nagkasakit, ba, bypass operation, 400,000 first class na ospital. Pag mayaman ka, bypass. Pag mahirap ka, dun sa underpass, matigo ka ron. Nung bypass, pinagsasasabi mo riyan. Kawawa, mahirap dito sa Pilipinas eh, no ha? Walang wala eh, kawawa naman. Hinahanap ni Lord yan, dahilan para si Jesus ay ipinanganak na isang mahirap, hindi mayaman. Sapagkat nais niyang hanapin kaagad ang mga mahirap. Ang mga walang wala. Tatlo na yon. Nawawala, nagwawala, walang wala. Susunod na klase ng mga wala, yung mga baliwala. No? Yung mga baliwala, nako. Yun yung mga hindi pinagpapapansin. Kawawa naman. Maraming ganyan yung kulang sa pansin. Nung panahon ni Kristo, ang daming mga baliwala. Yung mga may ketong. Yan. Yung mga makasalanan, mga publikano, binabaliwala ng mga tao yan. Binabaliwala ng mga nagmamarunong, nagmamalinis. Pero yun ang nilapitan ng Panginoon. Minsan nakakalungkot yan, yung ika'y binabaliwala. Halimbawa, yung mga misis dito, gusto nyong pansinin kayo ni Mister, ba, nagpakulot, ay tuwid naman ang buhok. Hindi pinansin. Pinakulayan ng Burgundy, hindi pa rin pinansin.
nagpakalbo na, hindi pa rin pinapansin. Ano klase namang mystery to? Di ba? Eh, masakit kay Mrs. yun, yung hindi napapansin. Baliwala. People taken for granted. So, ilan na yun? Nawawala, nagwawala, walang-wala, baliwala. Ang susunod ay mga walang kawala. Ano naman yung mga walang kawala? Ito yung mga kababayan natin, minamahal natin sa buhay na nagugumon sa lahat ng uri ng droga, lahat ng uri ng bisyo, sugal, lahat yan, mga kapatid, maraming ganyan. You would pity them. You would pity the drug addicts. You would pity the alcoholics. Gumun na gumun sila sa bisyo. Hinahanap din ng Diyos yan. Hinahanap ng Diyos yan. Dahil ang katawan ng tao ay ginawa ng Diyos hindi para maging chimney, palausukan, hindi. Ang ating atay hindi kayang maglaman ng maraming alak. Hindi ba? Yung mga taong yan na gumon sa bisyo, hinahanap yan ng Panginoon. So, ilan na? Nawawala, nagwawala, walang wala, baliwala, walang kawala. Ang susunod na wala ay yung mga pakawala. Ito naman yung mga taong kinalimutan ang dignidad ng kanilang sarili. Kinalimutan na yung mga pakawalang kriminal dyan, kay mamatay ang kay hindi, ha? La time pa kay alam dyan. Yung mga mabababang, yung mga babaeng mabababa ang lipad, naku, napakarami yan. Dito lang sa may Quezon Avenue, pag dilim, naglalabasan yung mga tinatawag nilang pick-up girls. Kawawa naman. Pakawala. Wala ng dignidad. Minsan nga naglalakad ako dyan. Minsan lang naman. Aha. At ako yung naka-t-shirt. Hindi ako kilalang pare. May lumapit sa akin. Isa sa mga pick-up girls dyan. No? Sabi ba naman sa akin, sir, ako na lang ang gamitin mo. Ganyan. 200 lang. 200 lang, biro mo yun. Ganong kababa ang tingin sa sarili nila. Eh, siyempre, pare ako, nagalit ako. Sabi ko, tigil-tigilan mo ako, ha? Sabi ko, ganon. Hindi mo ba alam na pare ako? Pare ako? Sabi niya, ay, sorry ho, father. Sige, bibigyan ko yun ng discount. Bigyan daw ko ng discount. 150 na lang, sabi niya. 150 na lang. Alam niyo, lalo akong nagalit. Lalo akong nagalit. Dahil 100 lang ang pera ko. Anyway, joke lang yun, joke. Maraming ganyan sa ating lipunan, mga pakawala. So, ilan na yun? Marami na, ha? Anim na. Ang susunod ay yung mga laging sinasabi ng mga anak yung teenager. Oh, kumusta ka na? Oh, may problema ba sa eskwelahan? Wala lang. Yan ang hirap sa mga kabataan. Wala lang. Oh. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa nila, lahat ng efforts mo para sa kanila, wala lang. Di ba? Ngayon, itong lahat ng ito hinahanap ng Panginoon. Pag samasamahin mo ito sa isang baso, ibigay mo sa Panginoon, iinumin niya ito at mapapawi ang kanyang uhaw. Kahuli-ulihang wala. Merong wala na meron eh. Ha? Merong wala na meron. Ano yon? Tiwala. Trust. Turuan natin magtiwala ang mga nawawala. Ibalik ang tiwala sa puso nila sa Panginoon. At sila'y makakaranas ng kagalingan.